kapatid, welcome po sa isa na naman pong maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, gagampi ng mga inaapi. Ngayon po ay May 5, 2021. Ako po si Shari Roman. And babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Siyempre, wala na pong iba kundi si Idol Rafi Tulfo. Sa masulok na mundo, pagmamalaki natin Follow-up ito? Follow-up po ito, Idol, kung saan na warning shot po kahapon and at the same time na-ere din po dito sa Wanted sa Radyo. Nakausap nyo nga po si Ma'am Angel Mendoza kung saan nire-reklamo po nila yung on and off na kuryente po nila dyan sa barangay. Insured palaging brownout? Yes, Occidental Mindoro. Okay. At nakausap natin yung Occidental Mindoro Electric Cooperative sa pamagitan ni Cesar Faildon, yung acting manager. And then ipinasa tayo kay Antonio Morada, yung plant manager naman ng Occidental Mindoro Power Corporation, na yun yung supplier ng kuryente. Okay? Now, babalik natin si Angel Mendoza. Ma'am Angel? Hello, Sir Idol. Gandang hapon po. Okay. Tinatawagan na po yung mga makatulong sa kasong ito. Apo, sa inyo pong reklamo na once and for all, baka ito na yung makapag-solve ng problema or di kaya makapagbigay ng kasagutan kung bakit palaging brownout po dyan sa inyong lugar. Gaano katagal na po itong brownout palagi madalas? Ngayong 2021 po, halos 2 months na pong parating ganyan yung kuryente nila. 2021? Apo. Gaano katagal pero na po ito? Pero nung taon po, ganyan din po. Mga ilang taon na po ma'am sa inyo pong maalala, Ma'am Angel? Nandito po ako nag-start sa Occidental Mindoro dati is 10 years na po ako pero ganyan pa rin po talaga simula nang dumating po ako dito ganyan siya. 10 years ago pa. Okay, sige. Ito po yung inyong congresswoman Lone District of Occidental Mindoro pero bago niyan, bago tayo kay Congresswoman Josephine Sato, rekta na agad tayo kay Congressman Mikey Arroyo, chairman ng Committee on Energy. Okay, kasi nung makausap natin kahapon, itong si Mr. Morada, ang sinasabi niya, yung application doon nila for additional 5 megawatts para masupply na maayos yung buong lugar, parang iniipit ang dating sa ERC. Congressman Mikey Arroyo, Kong, magandang hapon po, Kong. Hello po, Congressman Arroyo, sir. Okay, sige. Andiyan na si Congressman Arroyo, sir. Magandang hapon po, Kong. Kuya Rafi, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang hapon po sa inyo. Apo. At sa inyo pong million na taga-subaybay, magandang hapon po. Thank you po. Kong, ito po yung may kinalaman sa Occidental Mindoro na kung saan, sabi po ng mga residente roon, palagi nang ba-brownout at nakausap na po namin yung kooperatiba ng electric company at maging yung nagsusupply mismo ng kuryente, ito pong Occidental Mindoro Power Corporation. Tinuturo po nila yung ERC since kayo po yung chairman sa Committee on Energy, baka meron po kayo may tulong dito, Congressman Mikey. Sir. Kuya Rafi, kung kanina po, nung naibigay po sa akin case number, agad po pong tinawag kay Chairperson Agnes de Binader ng ERC. Okay. At nagpadala po siya ng sagot na pinagpilala ko po sa inyo. Ang sinasabi po, may hearing po sila ngayong umaga at sa May 9 po o May 11 may hearing po sila. Oh, so, okay. Pinapabilis po yung proseso ng ERC. Ano yung problema po sa ERC, Kuya Rafi, kulang po sila sa technical people. Okay. Kaya po, opo. Kaya pero siyempre dapat po tayo, hindi tayo magkasawang i-follow up ang kaso po nila. I think case number 20 po yan, no? Yung sila opo. Nila. Opo, opo. So, hindi ho ba iniipit ng ERC yung pong application o kung ano man po yung ginagawa ngayon ng electric company sa Occidental Mindoro? Sorry po Kuya Rafi, hindi ko wala po bang ginagawang pang-iipit po ay, yung wala pong po, Occidental wala Mindoro Power Corp yung ERC sa application po ng Occidental Mindoro Power Corporation para sa karagdagang megawatts power? Ay wala po, ang sabi po ni Chairwoman hindi po nila gagawin yun. Pag sinapin gumawa nun, imbis na ganun po natin sila, tayo po ang ating mandate naman po sa
Committee on Energy, meron pa yung tiyatag oversight functions. Opo. If it appears that sila iniipit na walang rason, kailangan sila iba sa hearing. Ah, okay. So magkakaroon po ng hearing today and then sa May 11? Opo, sa ERC po. ERC po. Sa okay. ERC. Ah, isa sa ERC. So nagbigay po ng assurance si Agnes de Venadera. Ito po yung... ano po ito? Chairwoman po ng ERC po, kuya. Ah, okay. Ano po siya sa ERC, Kong? Siya po yung head ng ERC po, Idol. Okay, sige po. All right, so is it okay from time to time? Thank you po, Kong, ha. From time to time, sa inyo po kami ay magpa-follow up, Kong Mikey. Opo, pero kung ano po, kung gusto po ninyo, ibigay niyo po yung telephone number ko doon sa complainant po para hindi na kayo maabala. Opo. Para ako po itawagin na lang diretso. Ayun, sige po. At least meron po kaming paintulot from you. We will do that. Salamat po, Congressman Mikey Arroyo. Sir, magandang hapon po, Kong. Salamat po, kuya. Salamat po, Idol. Salamat po. Salamat po. Yan po ang tinig ni Congressman Mikey Arroyo. Siya po yung chairman, Committee on Energy. So meron po siyang kapangyarihan na paimbestigahan itong Energy Regulatory Commission o ERC. Tama ba? Kapag sila ay naging pabaya o sila ay gumawa ng mga hindi maganda laban sa mga nag-a-apply ng license para magkaroon ng kuryente ang isang lugar. So, ito yung talagang dapat kinakausap si Congressman Mikey Arroyo. Now, dumako naman tayo kay Congresswoman Josephine Sato. Siya po yung Congresswoman sa Lone District ng Occidental Mindoro. Congresswoman Jocelyn Sato, magandang hapon po, Kong. Magandang hapon po, Sir Rafi. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kahit kay Angel na ito ay nabuksang issue. At tama nga po na ito po ay matagal ng problema. Pero ang akin lamang pong masasabi ay talaga namang alam po, as a backgrounder lang po, Sir Rafi. Ma'am. Matagal na po talagang problema ito but we went through a lot. Magkaroon po ng kaso po ang dating power producer ng Occidental Mindoro. Opo. Kasi po ang nakaraan po ay nag-enter po ang dating board ng Umeco into a 25-year exclusive contract. Okay. With Island Power Corporation. Mm-hmm. Na yun naman ay nagkaroon ng problema at nagkaroon nga po ng demandahan pa, nagkaroon po ng TRO. But that is water under the bridge. Kaya po naghanap din po ang Umeco, naghanap din po kami ng solusyon para magkaroon po ng power dito po sa amin. Okay. So kaya po nagkaroon ng kontrata ang Umeco with the Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation or the OMCPC. Okay. At ang kontrata nga po ay para sa 20 megawatts. Okay. At noon pong nagsimula yan ay kahit hang nagkakaroon po naman ng on and off na mga problema, pero basically naman po ay naaayos din po naman yung problema. Nagkaroon nga lang po ulit ng mga unscheduled brownouts nitong 2021, nakatulad nga rin po ng sinasabi ni Angel, dahil nagkaroon po ng... kasi po ang kontrata namin sa OMCPC is for 20 megawatts. Okay. Pero through the years po, kasi nung una po kami nakipagkontrata sa kanila, ang demand lang po o ang consumption ng power po dito ay about 17 megawatts. So okay. Meron pa pong sobrang tatlo. Oh. But through the years po, ay ngayon po ay nagti-25 na po kami megawatts dahil lalo na po pag summer talagang nag-i-spike po ang gamit. Ma'am, sorry po Kong, sorry po para mapaiksi tayo ng konti. So ano po yung nakikita niyong solusyon dito po sa talamak na problema ng palaging yung pagba-brownout po diyan sa inyong lugar? Dalawa po yung aming katulad po nung idinidiscuss niyo po kanina kay Congressman Mike na meron pong pending application for additional power po
na 5 megawatts that would suffice sa demand po ngayon dito sa amin. As reported to you po, ay that is being heard, at hopefully po before the end of April, ay of May, or bago po ng katapusan ng Mayo, ay ma-actionan po nila yan para magkaroon po kami ng additional. And meron pa po kaming ginagawa, Karafi, na... Okay, ma'am, sandali, mama, FYI. Ito po, may mga text na po from Occidental Mindoro. Sinadyara po i-brown out ngayon yung kuryente dyan para hindi po mapanood kami ang programang ito. Ay, hindi ko po naman... Totoo, ay, yan po, sabi po nitong... isang netizen. Pinatay na po nila Idol Power dito sa Occidental Mindoro para di kami makapanood. Buti may YouTube. Sabi po ni Jessamine Saberola. Hindi ko po alam, pero nandito po sa amin, sa San Jose ngayon, ay meron po kaming power. Baka po... Ah, siguro kaya may power dahil alam nila, dyan yung bahay ni Congresswoman Josephine Sato. Hindi kaya? Ay, hindi naman po. Kahit po magtanong kayo sa ibang barangay, meron po. Ay, tatanungin ko po... Congresswoman, sorry po. Congresswoman, meron kayong generator, ano? Yung bahay niyo po, may generator, ano po? Meron po. Meron. So, pag nagba-brown out, walang problema kasi may generator kayo. Eh, paano naman po mga pobre? Ay, yun nga po. Kaya nga po ang sinasabi ko po sa inyo, meron din po kami ngayong ongoing competitive selection process. Opo, ma'am. Meron po, pinabibid na po namin ang 36 megawatts na isusupply po effective January 2022. Okay, so again, ma'am, sorry. For the meantime, habang meron kayong ginagawa pong remedyo, nagkakaroon ng kasuhan ba or pending application for additional megawatts, maaprubahan po ng ERC, ano po yung solusyon na ikita nyo para naman ito pong mga residente nyo, especially itong mga nasa ospital, eh hindi naman maantala yung takbo ng buhay nila at negosyo nila? Kaya nga po, yung pong katulad ng sinasabi, meron nga pong pending joint application ng COMECO at OMCPC sa ERC po. At kausap din po namin at ang ating chairwoman, ang chairperson ng ERC, at tumutulong po siya sa amin, tumutulong din po ang secretary ng Department of Energy para mapabilis po yung dagdag na kuryente dito sa amin. So mga kailan po yan, ma'am? Meron ba kayong timetable na kailan mangyayari po ito, madam? Hopefully po, ito pong buwan na ito. Yun nga po, hindi naman po pwede kasi nawala pong pag-hearing. Okay, so itong buwan na ito, madam, congresswoman. Sandali po, madam, ha? Ito, kanina pang gusto magsalita ulit ni Angel. Angel, gusto mong kausapin ang inyong congresswoman? Opo, Sir Robby. Go ahead po, ma'am. Ma'am Angel. Unang-una po, maraming salamat po sa aming mahal na congresswoman Josephine Ramirez Sato pag-a-action ng COMECO. Sana po madali ang action kong para po hindi naman mahirapan po ang mamamayang Pilipino dito sa Occidental Mindoro. Kami po talaga yung napipirwisyo sa patay-sindi ng kuryente dito sa Occidental Mindoro. Halos simula po yan abra hanggang magsaysay. Ganyan po lahat. Alam ko naman yan at ako naman po ay libot. Alam po yan ni Angel na talagang sa lahat po ng problema ay tayo po naman ang unang ma-action dyan. So, mahal na Congresswoman Josephine Sato, so hopefully by next month, kasi sabi nyo by this month, meron kayong mga ginagawang pag-uusap doon sa power plant at kung sino-sino pa dyan. So, mahal na congresswoman, sabi pa ni Angel, magkakaroon na bang power, maging normal na po yung takbo ng mga kuryente dyan by next month? Hopefully po. Ay, at saka po, Sir Rafi, mayroon lang po sasabihin na meron din po kaming ginagawa ngayon dahil meron pong isang korporasyon dito sa San Jose ngayon na sila ay may excess na 1.5 megawatts. Okay. Dahil doon sa kanilang state-of-the-art na biomass power plant. Okay. So ngayon nakikipag-usap din kami sa kanila para maibenta na sa Umeco yung excess power nila. That is 1.5 megawatts po. Ah, okay. So ma'am, sa tansya niyo ba, ngayon po ay first week of May. So by June, maging normal na po yung supply ng kuryente dyan.
Pipilitin po natin, Sir Rafi, at kayo po ang unang makakaalam. Okay. Sandali po, Madam. Itong si Calvin Hinotiba, Chief Operating Officer, Occidental Mindoro Power Corporation. Mr. Hinotiba, nagkikinig ka kanina pa, Sir. Magandang hapon po. Good afternoon po. Kausap po namin si Congressman Mikey Arroyo, yung chief ng committee chairman ng energy, at yung inyo pong Lone District Representative sa Congress, si Congressman Josephine Sato. Ano pong reaksyon nyo? Well, tama naman yung sinabi ni Congressman Sato, sir. May ginagawang mga paraan na MECO at pinutulungan ni Congressman Sato para mapabilis ito. But if I may, sir, kasi sinabi mo kanina iniipit, wala namang sinabi si Mr. Morada kahapon na iniipit. Talagang matagal lang talaga sa ERC. That's their normal process. Pero well, para sa akin po, ipit ang tawag noon. Kasi sir, kung hindi, para sa akin po, that's my opinion. At yan okay. Po yung opinion. Sandali po, opinion po yung mga netizen. Dahil kung hindi iniipit, dapat naging mabilis po yung proseso. Kasi matagal na po yung application nyo ata, pending at... maliban na lang sir, kung aminin mo na kayo po ang may pagkukulang. Di po, ginagampanan po namin yung mga dapat naming gampanan. Oh, then kung ginagampanan yung dapat yung ginagampanan, then iniipit yung inyo pong application. Dalawa lang yun, sa either iniipit o kayo ang may pagkukulang. I wouldn't call it ipit po, kasi... For well, example, sir, dalawa lang. Hindi, walang bullshitan dito. Dito sa Wanted Radio, walang bullshitan dito. Straight. Hindi po ako bullshit, sir. Straight talk. Kaya nga, sir, it's either... Sir, I'm helping you. You listen to me, Mr. Hinotiba. Yes. How yes, dare sir, you sabihin mo yung staff ko na unfair ako. I'm helping yes. you. Umabot pa sa point na pati si Congressman Mikey Arroyo, Committee Chair ng Energy, tinawagan ko umagang-umaga para humingi ng tulong para tingnan itong inyong application. And now, meron ka pang ganang sabihan na unfair ako? Bullshit. Kasi po, dapat si Umeco yung dapat yung pasagutin ng mga issues. Kinausap po na kapo yung Umeco, si Cesar Faildon. Oh. And si Cesar Faildon, itinuro niya kami sa inyo. Oh. There are may mga issues. Kaya nga hindi siguro, kaya nga nagkakabrown at brownout dyan, kakagewang-gewang kasi yung nagpapatakbo ng power plant ninyo. Hindi sigurado po. Kung ano mga tamang sasabihin o yung mga tamang gagawin. Hindi po, ginagampanan po namin yung mga obligasyon namin sa kontrata. Well, sir, kung ginagampanan nyo inyong mga obligasyon, inyong trabaho, hindi sana nagkaka-brownout tulad nito. Kasi kulang talaga yung supply. Malaki yung well, demand. Well, sir, hindi pwedeng gamitin yung kulang. Nandun na tayong kulang. Pero, sir, it's been a while. It's more than a year. 10 years pa nga, sabi ni Angel. But anyway, that's besides the point. Again may po, mga kaso-kaso. Do something na lang, sir. Ganito na lang. Let's move on. Do something. Make sure na by next month, tulad ng pangako ni Congresswoman Josephine Sato, by June, hopefully, maging normal na yung supply ng kuryente. That's beyond my control, sir. Depende sa ERC yan. Kaya nga, I'm here to help you eh. Nagets mo? Yes, sir. Salamat po. Salamat nagets po. Mo na tinutulungan kita? Salamat po. Kita mo, tinawagan mo si Congressman Mikey Arroyo, agad-agad. Tinawagan ni Congressman Mikey Arroyo, si Agnes de Benadera. Kilala mo si Agnes de Benadera? Opo. Usap din kami ni Congressman Sato, sir. Oh. Yeah. Nagtutulungan po kami dito sa... Makinig ka. Listen, you listen. Nagsabi pa si Congressman Mikey Arroyo kapag halimbawa nakita niya na meron kapabayan dito ang ERC, ipatatawag niya at paimbestigahan niya. That's because of me, of us, RTIA. Nagets mo? Yes, sir. Oh, how dare you sabihin na unfair ako? Yes, sir. I'm just trying to help you. Actually, okay, it's po. Not you I'm really trying to help. Si Angel at yung mga kababayan natin dyan sa Occidental Mindoro na mga pobre na walang pambili ng generator na tulad ninyo ang nagsasuffer. I'm helping those people. Oh, claro po. And then, incidentally, pati kayo nadadamay nasa tulong. Po. Okay, okay salamat sir? Salamat po. Salamat po. Okay. Congresswoman, so sana po Congresswoman by June matutupad na po yung sabi nyo na hopefully maging normal na po yung... Pipilitin po namin, Sir Rafi. Opo, Congresswoman. Kasi dekada na po, Congresswoman, sabi po. Angel, may isang dekada na? Dekada na po yan. Halos ganyan pa ang problema. At saka, Sir Rafi, yung sinasabi po nilang summer... Opo. Summer po ngayon, kaya nagbo-brown out, ganyan po. Hindi po totoo yan, Sir Rafi. Kahit po, tag-ulan dito, konting ambon lang, Sir Rafi, blackout agad ng Occidental Mindoro. Opo. Sa totoo lang po, konting ambon lang po, blackout agad. Oh, okay. Isang pakisagot po, Mr. Hinotiba, sir. Opo, pwede ko. Ambon lang daw po, brownout na agad.
Hindi po totoo yan, sir. Gusto mo kausapin, Angel? Angel, gusto mo kausapin si Mr. Hinotiba? Angel? Angel? Apa. Kausapin mo po si Mr. Hinotiba kasi hindi na totoo yung pinagsasabi mo. Sir naman, hindi. Wag naman po tayo magpaka-sinungalingan pa dito. Halos taong bayan po yung nagsasabi na kahit ako po nakakaranas na ilang taon na po ako dito sa Occidental Mindoro, konting ambon lang po talaga, brand out na ang Omeco, na dapat ay kailangan nyo ng power kasi maraming nangangailangan. Ay, totoo naman pong maraming nangangailangan. Apo. Pero wag po nating sabihin na ano, na hindi po totoo yun, konting ambon lang po, yung konting ambon lang po, hindi nagbabrand out. Totoo po yun, sir. Siguro po sa inyo, hindi po kayo nakakaranas kasi po pag may brand out na naabisuhan kayo para magsindi ulit po, magsindi po kayo ng generator, pero kami po yung nakakaranas. Angel, ganito yan eh. Pag yung mga generator, pag nag-brown out, 1 minute lang agad-agad, nagta-transfer ng power to generator. Kaya yung mga may generator, halos hindi lang maramdaman yung brown out. Pitik lang yon. Kaya mapalad yung may mga pambili ng generator. Siguro, Angel, malakas ang benta ng generator dyan, ano? So, ang lakas po, lalo po nung bagyong Orsula, kami po yung napintala dito. So siguro palagay ko meron dyan na nagpaparating ng generator at supplier siguro ng generator. At sino kayo yung Poncio Pilato nagsusupply ng generator dyan? Sinasadya siguro. Sorry sir, Mr. Hinotiba, ito po ang sinasabi ng ilang netizen. Siguro daw sinasadya yung brownout para palakasin yung negosyo ng generator dyan, at kung sino man yung may-ari na yon, bahala na raw kayo mag-isip, sabi po ng isang netizen. Opinion po nila yan. But sir, if I may apat na causes of the curtailment. Pwede ko bang sabihin kung ano? Kasi may datos kami nito eh. Sige po sir. Habang nakikinig po si Congresswoman Josephine Santos, go ahead po. Okay. There are 4 causes of the power curtailment. Number 1, which comprised of 64.7% of the time. Shortage of capacity versus demand. Itong datos na to nakukuha to sa planta namin. 18% of the time dahil sa line fault and line maintenance ng NPC at Omeco. Okay? 9.8% of the time preventive maintenance ng OMCPC genset. 7% of the time corrective at unscheduled maintenance ng OMCPC genset. So yun po yung apat. It's 64% dahil sa kakulangan ng supply talaga. Dahil malakas ang demand. Yun sir. Okay, sige po. Okay na. But anyway, ang maintindihan lang po talaga ng mga tao ngayon, maging ako po, ay sana magkaroon na po ng normal na pagkakaroon ng kuryente dyan, supply ng kuryente by June, tulad ng pong pangako ni Congresswoman Josephine Sato. Congresswoman, so next month, Congresswoman, by June, babalikan po namin kayo para to follow up. Masiguro na maging normal na po yung electricity dyan sa inyong lugar. At ako rin po may ipagtulungan from time to time. Tatawagan ko po si Congressman Mikey Arroyo. Maging yung ERC po, tatawagan din po namin. Opo. At salamat po sa inyong pagtulong sa amin. Okay, sige po. Congresswoman Josephine Sato, maraming salamat po, Kong. Maraming salamat po, Sir Rafi. Magandang hapon po, Kong. Opo. Thank you very much. Thank you po. Angel, meron kang mensahe sa kay Mr. Hinotiba, pati kay Mr. Cesar Faildo, yung acting manager ng Omeco? Ano po? Meron po kay mensahe sa kanila? Sana po sa nangyari na ito na nabuksan na yung matagal nang kinukubli talaga po ng tao dito sa Occidental Mindoro at hinaing ng tao dito sa Occidental Mindoro. Sana po maging tuloy-tuloy na rin po yung daloy ng kuryente at wala ng problema. Okay, sige. Ito, Sir, Ma'am Angel, ito si Sir Cesar Paildon. Nakausap natin kahapon. Gusto na magsalita at meron doon siyang sabihin. Acting manager ng Omeco. Okay. Mr. Paildon, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Rati, at saka lahat ng nakikinig. Sige po, go ahead po, Sir Paildon. Opo, actually kahapon gusto ko talagang magdagdagan yung information ko, pero yun nga, wala akong pagkataon kahapon. So, salamat at nangyari uli ito. Unang-una, pasalamatan ko yung mga nagsalita kanina, si Kong Mikey Arroyo, lahat sila, at maraming naging malinaw. Actually, yun yung gusto ko sanang linawin kahapon, kung ano yung
role ng distributor kami as Omeco at saka anong role ng power generator. Actually, may kanya-kanyang role yan, pero sa usapin ng kakulangan ng kuryente ay kami po ay nagko-collaborate. Mayroon joint po ang application po namin. So, hindi po kami nagtuturoan, kundi partnership po ang ginagawa po namin. At yun po yung hanggang ngayon ay sa parte ng Omeco ay tuloy-tuloy po namin hinanap kung ano yung pinakamabilis na solusyon. Nabanggit po ng ating pong butihing congresswoman yung in-apply namin sa ARC, hindi ko na po ulitin. At yun po ay patuloy namin araw-araw, pinag-usapan namin, pinapalo up po yung action po nun sa dito. Salamat sa lahat ng sumusuporta dito. At ang hinihiniling po lang po sa taong bayan ay yung itong sinasabing power outages ay gawa nung sinasabi, lahat na nang nagsalita, sinasabi na kulang sa ating kuryente. So ang ginagawa natin sa RAPI ay ginagawa din lahat ng electric cooperative to, yung tinatawag na rotational brownout. Kaysa mawalan lahat ay rotational ang ginagawa habang hinihintay itong solusyon. So ito po ay rotational brownout, ini-inform lahat ng member consumer. Yun nga lang, nagkataon nung April 29 at saka meron pang mas nauna dahil sa sobrang load ng ating pong provider ay bumigay ang kanilang makina. So hindi po yan expected, so hindi po na i-announce ng advance sa ating taong bayan. So sana po ay maintindihan nila yun at wala pong, hindi po natin ginagawa na sadya ang pagkawala ng power. Hindi po yan ginagawa. Hindi po tama na sasabihin na ginagawang sadya yun para sa anuman dahilan. Nandito po okay, kami. Okay, sir. Sir, pagbigyan kita, sagutin to. Malakas bang bentahan dyan ng generator ngayon? Opo, sir. Malakas bang bentahan ng generator dyan ngayon sa Occidental Mindoro? Hindi ko po alam, sir Rafi, kung... Opo, talong-talong lang, sir, then I'll let you continue. Kayo ba mayroon generator? Ang Omeco po ay walang generator. Hindi, kayo po, sa bahay niyo po ninyo, may generator ka sa bahay niyo? Wala po. Mabuti wala po. Naman. Kahit na papatingnan natin, wala kami generator. Okay, well, kasi kanina yung isang kausap ko, yung chief operating officer, si congresswoman pala, may generator si congresswoman. So ibig sabihin, hindi niya maramdaman yung brownout. Okay, ewan ko lang, hindi ko nakatanong si Sir Calvin kung meron siyang generator. But anyway, that's besides the point now. So may papangako niyo ba, Sir Paildon, Sir Cesar, tulad po ng sinabi po ni Congresswoman Josephine Sato na hopefully by June maging normal na po yung supply ng kuryente dyan sa inyong lugar? Kung maaari po, mas maaga pa sa June. Yun yung gusto namin para matapos na po itong problema sa ating power supply dito sa Occidental Mindoro. Yun po yung gusto namin. Hanggat maaari po, hindi na po aabot ng June para matapos na ito. Ayan ang gusto ko marinig. O, diba? Palakpakan natin si Mr. Paildon. Okay, so sir, ha, bago mag-June, okay na. Hopefully. Sir. Opo, so sir, yun pa, so pakiusap na lang po sana sa kanila na, yun nga, sabi ko, kung nawawala ng kuryente, kasama po kami sa naapektuhan. So ramdam po namin kung gaano kahirap ang walang kuryente. So kami po, kami yung una na talagang gustong matapos itong problema po. Kasi okay, mismo kami ang nakakaramdam nitong hirap, lalo na tag-init. Opo. Okay, sige po. So babalikan po namin kayo first week of June. Una namin tatawagan si Ma'am Angel. Hopefully, ayos na po yung problema. Kung hindi, kami po ay mangungulit na naman. Okay, sir? Okay lang? Oh, welcome po. At Sir Rafi, Sir Rafi. At sir, and the last but not the least, magkakampi po tayo rito, alang-alang po sa taong bayan ng Occidental Mindoro. Nagets nyo? Opo, opo. Sir Rafi, mayroon akong pakiusap sana. Sige po. Para kay Angel. Para kay Angel, pwede sana, tulungan din niya kami sa information dissemination at welcome po siya. Nandito po ako sa opisina ng Omeco para tulungan din namin siya, nabigyan at magtutulungan kami na ibigay okay, ang tamang impormasyon sa detalye ng ating power supply dito sa Occidental Mindoro. Okay, sandal pa. Angel, magtulungan daw kayo, tulungan mo raw siya sa tamang information dissemination. Anong reaction mo, Ma'am Angel?
Sir, sa totoo lang po, sa timeline ko, halos nung mga nakaraan din yung mga update nila, sinishare ko, yun nga lang po yung mga update nilang schedule, hindi na ano, kaya lalong nagalit po yung taong bayan. At saka... Sige, ma'am. Good po, ma'am Angel. Hello po. Hello Sige, po. Good po, ma'am Angel. Loud and clear po kay ma'am. Good po. Hello po. At saka, sir, isa lang po din concern ko, bakit po yung ano, yung... Papatay-patay naman po yung kuryente dito sa Occidental Mindoro. Bakit po tumataas yung bill ng mga consumer? Aha. Pakisagot po, Mr. Paildon. Hindi po yan tamang information. Ang pagka wala pong kuryente, hindi naman po tumataas ang ating bill. Hindi naman po yan ano, kasi ang nire-record lang po noon yung dumadaloy na kuryente. So kung wala pong kuryente, hindi po wala pong galaw yun. Ah, okay. Opo. So Opo. Angel, mali daw yung sinabi mo, tumataas kahit na brownout. Pero marami pong taga-Occidental Mindoro yung nagpapasa sa akin ng mga reading nila na mababa dati. Tapos nitong April lang po, halos patay sindi, ang taas po ng bill ng kuryente nila. Okay, Ma'am Angel. Apa. Okay, since meron po akong nakuhang authorization galing kay Congressman Mikey Arroyo, yung chairman, committee chairman ng Energy, ibibigay ko po yung kanyang numero sa inyo para pwede kayong rektang tumawag sa kanya para mabibigyan niya kayo ng update tungkol doon sa application ng electric company dyan sa inyong lugar. At makakatulong ka po tulad ng request nitong si Mr. Paildon sa information dissemination daw. At least, mas nakakaalam ka kaysa doon sa mga taga-planta kasi ikaw rekta ka na sa kataas-taasan sa Congress pagdating sa Energy. At yan si Congressman Mikey Arroyo, okay? Apa. Alright, sige Ma'am Angel, bibigyan namin yung off-air, yung number ni Congressman Mikey Arroyo sa inyo. Salamat po Ma'am Angel. Sir Ravi, isa pa po yung inaano ko. Go ahead po Ma'am. May mga nagbabanta po sa akin na good luck daw po sa akin at saka condolence. Sino na sabi noon? May dito po naka-screenshot po sa akin na ginamit pa po ang logo ng Omeco. Nako po. Mr. Paildon, ikaw ba 'yon? Opo, sir. Sir, linawin ko po ito. Kung may banta sa kanya, halos lahat ng empleyado ng Omeco ay may banta. May nagbabanta at ginagamit din ang logo ng Omeco. Hindi po kami 'yon. So ang itong mga ang nangyayari po, Sir Rafi, kapag ka itong mga fake na account, nag-comment sila, sinusundan. Kaya habang may fake na account, lalong dumarami at ginagamit ng logo namin. Hindi po namin gagawin yon. Okay, hindi sige, maliwanag. Sige. And my watch, hindi po namin gagawin yan. Okay, sige po, maliwanag. Sige, basta tayo sa June, magtawagan ulit tayo, okay? Sige po. Salamat sige. Po, Mr. Cesar Paildon, sir. Salamat po, Sir Rafi. Salamat din po, Mr. Calvin Henotiba, sir. Salamat po. Apo. Ma'am Angel, ma'am, kulang na tayo. Ma'am Angel, kulang na po tayo sa oras. Pasensya na po, mag-news break na. Huwag nyo yung bebang telepono, kakausapin kayo ni Odette para doon sa mga death threat ninyo. I-refer namin kayo sa PD, Provincial Director ng Occidental Mindoro para yung kapulisan natin ang magsiguro na kayo po ay protektado, walang mangyari sa inyo, okay? Sige po, ma'am. Odette, pakisalo si Ma'am Angel. News break tayo. Okay po. Okay, maraming salamat po Ma'am Angel. And ang oras po natin mga kapatid ay 2:34 po ng hapon. And ang oras po niyan ay hatid sa atin ng SMDC, The Good Guys, and Family Rubbing.